Kakailang ulit na tayong binayo na matitinding bagyo dito sa Pilipinas. At sa tuwing mangyayari mga sakuna, lagi nating sinusubukang bumangon. Pero hindi sa lahat ng oras ganito ang kaso. Sa Batangas, trahedyang sinapit ng isang pamilya na walang kamalay-malay sa magiging kapalaran nila. At katulad ng inaasahan, lalo pang lumakas ang bagyong Christine. Lalo pang lumakas sa tuluyang naging tropical storm ang bagyong Christine sa Kabikulan. Tataglay ng lakas na hangin na 95 kilometers per hour. Batangas, kung saan 19 na ang napaulat na patay. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Rainiel Pau. Nitong mga nakaraang buwan, hindi maikakaila ang lakas ng mga bagyong tumatama sa ating bansa. At kamakailan lang, naramdaman natin ang hagupit ng bagyong Christine. Maraming nasawi, maraming ari-arian ang nasira. At hanggang ngayon, may mga lugar sa bansa na hindi pa rin nakakaahon mula sa trahedyang ito. Isa na rito si Reynaldo De Cocos ng Talisay, Batangas. Yung time na trahedya na nangyari, 24 nitong October, maaga na bandang alas 8 ng umaga, nagpaalam pa ako sa pamilya ko na sabi ko lalaot ako. Sabi ko sa kanya, ang mga bata, wag mong palalabasin, gawin ng malakas ang ulan, baka magkalagnat. At saka baka mamaya tamaan ng kidlat o matapilok, baka mamaya mabago kang ulo. Pagkatapos noon, yung mga bata pumasok naman sa loob ng bahay, naglalaro sila. Umaga yung mga bandang mga alas 8, mga ganon. Pagkatapos noon, bandang mga alas 8 na yon, sinundo ako ng pamangking ko at papalaot nga kami. Pero may bahagyang pagulan, hangin. Talagang hindi pwede sa mga bata na lumabas. Madulas kasi ang kalsada. Gusto raw pumalaot ni Reynaldo dahil gusto niyang tingnan ang lagay ng kanyang mga fish cage. Di ganun ang nangyari, nagpalaot kami para tingnan namin yung ano namin, yung fish cage namin na maliit doon. Dahil hinahanda namin yon para sa 28 na pag-uwi namin ngayon, nitong nakaraang 28, dahil sa paisang taon ng tatay ko sa lupa, namatay. Pa 1 year siya sa lupa. Gusto namin na umuwi kami na sabay-sabay. Inaasahan namin yon. Pagdating namin doon sa palais sa fish cage sa laot, wala na kami nadatna na mga isda kasi wala na talaga na was out na. Gusto namin itayo, ibalik uli, pero hindi namin kaya. Sa kabila ng sama ng panahon, nakauwi pa naman si Reynaldo. Pero hindi isda ang kanyang daladala. Bit-bit niyang masamang balitang hindi sila makakauwi ng probinsya dahil sa nangyari sa mga alagang isda. Hey, pagdating namin doon sa may tabi, nakauwi pa ako ng bahay. Nandun pa ang pamilya ko. Nandun pa sila. Naglalaro sa loob. Tapos yung misis ko naman, nakahiga. Sinabi ko, "Misis, sorry. Wala na. Hindi tayo makakauwi lahat. Wala na tayong asahang pamasahe." Sabi ko sa kanya, hindi siya nag-imik. Matapos balita ng asawa, muli siyang pumalaot kasamang pamangkin para ayusin ang mga nasirang fish cage. Ngayon, noong time na yon, mga bandang 8:30, pumalaot kami. Pagpalaot namin, umabot kami ng hanggang alas 10 to 12 bago namin natapos yon. Di ngayon ang nangyari, sabi na namin, uwi na tayo. Sabi ko, kasi anong oras na? Pero kinakabahan ako. Malakas ang ulan. Bago pa sila makabalik sa dalampasigan, kakaiba na raw ang takot at kaba na naramdaman ni Reynaldo. Ini-espe ko, kinakabahan ako, baka dahil baka bigyang abutin ba ng malakas na hangin kami sa laot, bagyo, tapos yung bubong namin, yung mga pamilya ko lang nandun, maliliit. Sabi ko, pag-uwi namin, pagdating namin para sa pagdaong namin sa tabi, malakas na yung agos. Lumalakas yung agos galing dito sa bundok. Ang ipinagtataka ni na Reynaldo, bakit kulay tsokolate na ang baha? At paanong naanod na rin ang baha ang mga puno at isang poso? Doon ako nagtaka. Anong klaseng ilog? Anong klase ito na baha? Ine-espe ko, siyempre, malapit siya sa tubig. Baka ako na buwal na kasi mababaw na yung ugat ng saging. Pati water pump ng tubig, natapon. Kasi yung pamangkin kong si Elmer, sa sobrang taranta niya, kasi hindi nausad yung bangka namin, iniusad lang ng baha, ang tagal na yung makalayo. Bumaba siya sa bangka, habang nakakapit siya, muntik pa siya abutin sa likod ng saging, tsaka ng water pump. Matapos nilang maitali ang bangka, napansin nilang
bumubula ang tubig. Naanilay nangyayari lamang kapag may lindol. Dinala namin patabi yun ang pinagsakyan namin. Pagdating naman sa tabi, habang nagsasagwan kami, nakita niya, bumubula ang tubig. Bumubula. Alam namin dito kasi kapag bumubula ang tubig, may lindol eh. Sabi namin, baka may lindol. Sabi namin, imposible. Kung may lindol, bakit dito lang sa tapat natin? Ba't hindi kalat ang bula? Sabi niya ganon. Hindi sabi ko, ano kayo nangyari? Sagot niya, wala yan to, baka yun nasa tao nagsasagwan. Nasagwan yung tao, sabi ko, ikaw talaga, ikaw lang pala nagsasagwan. Sabi niya, bakit? Pero sabi ko, iba ang sagwan, iba yung bula. At nang may nakasalubong silang kapitbahay, tila nabunutan siya ng tinik dahil hindi naman daw inaabot ng baha ang kanilang tahanan. Bro, ano ba yung bahay natin doon? Nabahaan ba? Hindi ah, hindi yung sasakyan doon. Yung sasakyan dito sa kalsada, sabi niya ganun, wala na, sabi ganun. Di, wala nang palang problema doon kasi mataas sa atin eh. Matarik eh. Sabi ko, as in matarik talaga. Kung baha, hindi na nabuti ng baha. Pero, nang makita ng kanyang pamangkin, ang isa sa mga kumpare nito. Dito na unti-unting nalaman nila Rinaldo ang masalimuot na nangyari sa kanilang bahay at pamilya. Pagdating namin doon sa may gitna ng kalsada, pauwi na kami, may kumakaway sa kanya, kumpare niya. Pilis. Ganun, pilis. Sabi niya ganun. Sabay takbo naman siya. Ako, dahan-dahan lang takbo ko. Sabi ko, bakit? Sinagawan ako ng pamangkin ko. Ito, bilisan mo. Bakit naman? Takbo ako. Maya-maya, nakita ko yung bata, yung anak niyang dalawang lalaki, ang ganitong putik. May mga putik ang damit. Nagulat ako, may putik ba doon sa taas? Tapos, sabay takbo siya. Sabi nung pupare niya, pare, bilisan mo yung bahay niyo, nag-uho ka na, tabo na na, ha? Tapos sabi ko, Noy, ano ba talaga nangyari? Nag-uho na sa taas. Sabi nung pamangkin ko, gumuho na doon, ha? Yung bahay natin to. Umiyak siya. Tapos sabay takbo man ako, takbo ako sa kanya. Pagtingin namin, medyo malayo pa rin siya kasi pahon. Tanaw na dapat namin ng mga bahay. Wala na kami nakitang bahay na tanaw eh. Kaya expected namin na dahil wala kami nakitang bahay, pagdating doon, ubos talaga. So, daan-daan ako papunta doon, takbo, sige. Pero ano na, iba na ang pakiramdam ko pagdating iba na. Noong mga panahong yon, nadurog ng puso ni Rinaldo. Malaki kasi ang posibilidad na hindi na niya mayayakap pang muli ang kanyang pamilya. Dahil ultimong bubong ng kanilang bahay, hindi na niya makita. Pagtingin ko sa bahay namin, ako, wala talaga akong nakita kahit isang bubong malamang. Wala talaga akong nakita. Hinahanap ko, tatawag ko misis ko, Leng, sabi ko, darling, salbe, mga anak, inaano ko yung ano, yung lupa, hindi talaga namin makita, sumisigaw naman yung point, to, tulungan mo rin ako, anak ko, sabi niya, yung anak ko, nasa ilalim mag-ina, sabi ko, nak, ako rin, anak ko, dito rin sa ilalim mag-ina, eh, anong gagawin natin, hindi natin alam kung paano natin ito hukayin. Habang sinusubukan ni Rinaldo na hukayin ang kanyang pamilya, muntik pang manganib ang kanyang buhay at ng pamangkin. Maano na kami. Hindi namin alam kung anong gagawin. Hukay ako. Hukay din yung pamangkin ko. Hukay ako. Inaano ko rin yung pamilya ko. Anak. Leng, sabi ko gano'n. Leng, sumagot naman kayo. Mayabuti na lang mayroong isang tao na nakakita, nakasama namin, nakatayo siya. Kami nakatalikod kami sa bundok. Biglang may gumulong. Narinig namin parang tinwheeler na truck. Narinig namin gumulong. Sabi niya, takbo, nandiyan na. Sabi namin, nabilis. Naunahan pa ako ng pamangkin ko pababa. Tapos yung pagbaba namin, di namin alam kung anong gagawin namin. Naiwan yung pamilya namin. Napatulala na lang siya. Hindi niya alam kung paano maisasalba sa hukay ang mag-iina. Asawa ko po ang pangalan ay Salve Bumbales. Ano siya, 35 years old. Tapos yung anak ko po ay 5. Yung pinakamatanda ay 8 taon, isa lang ang babae, si Maria Renabel. Tapos yung pangalawa naman po ay 6 na taon, si Rince J po. At saka po, sumunod po ay ang 4 na taon na si Prince Jico po, na lalaki. Pagkatapos po yung aking pong 2 taong gulang na si Sian Joros. At pagkatapos po yung aking 2 buwan na si Zach David, na ngayon pa lang po, papanganak pa lang nung nakaraan. Bale, 2 buwan pa lang po sila. Hindi ko sukatakalain na gano'n ang mangyayari. No? Matapos nila ma-evacuate, labis na ang pag-aalala ni Rinaldo dahil isa-isa nang dinadala mga bangkay. Habang nasa chapel kami, iniisip ko kung ano ang gagawin. Tapos pagdating ng mga bandang alas 7 ng gabi, may dumating na 6 na bangkay. Doon, alas 7 ng gabi, sa may court. Sabi sa akin nung hipag ko sa kabayo ko, sabi sa akin, tingnan mo nga kuya, baka mayroon kang isang anak dyan. Tinignan ko. Wala, tinignan ko lahat, wala talaga. Alam ko talaga sa akin, sa sarili, naramdam ko na andun pa talaga sila. Hindi ko lang alam kung saang area sila bandarin. Sa kagustuhan ni Rinaldo na mahanap agad ang pamilya, napag-desisyonan niyang tumulong sa rescue team. Pagdating ng mga umaga,
doon na namin inumpisahan. Ang pamangkin ko nakakuha ng matanda, sumunod ay bata, at ang pangalawa, pero hindi ko pa anak yung nakuha niya. Nak, sabi ko sa pamangkin ko, pamangkin, saan banda yung bahay ko? Natatandaan mo ba? Hindi ko na alam eh. Sabi niya, doon basta, dyan banda, dyan, huwag kang alis dyan, nandyan ang bahay niyo. Pero hinampas na yun eh, kaya maaari na yun lumampas, baka magkakasama na sila ng anak ko, tsaka ng misis ko. Inisip ko, sabi ko alayo ng bahay namin na nakarating. Kahit hindi na sila sigurado kung tama pa ang lugar, kung saan sila naghahanap, walang patid ang paghuhukay ni Rinaldo sa lupa. Naghuhukay kami, tawag namin na. Sabi ko, anak, tinatawag ko yung asawa ko, hukay kami ng hukay-hukay. Hindi namin lang kung nasaan. Saktong pagkahukay-hukay lang namin ng ganyan, nakakita ko ng paa ng anak ko, nakataob siya sa lupa. Pagka hukay ko ng ganyan, nakita ko na sa'yo na, sabi ko na, may tao, tulungan niyo ako. Yung pinunta na ako, nakuha namin yung anak ko. Pagkatapos naman, bandang unahan, nag-okay naman ako, nakita ko naman yung asawa ko. Hanggang sa pagka nakakita ko ng asawa ko, magkakatabi na sila lahat. Kaya dun ko na nakita na sila ay naroon. Halos hindi na nakilala ni Rinaldo ang kanyang mag-iina. Sa lagay ng mga bangkay, mahalata mo raw na walang kamalay-malay ang pamilya sa landslide na tatapos sa kanilang buhay. Ang kanilang itsura ay hindi ko na naipaliwanag sa sobrang hindi ko makilala. Yung misis ko, na hukay ko pa, nagpapabreastfeed sa anak ko. Yung anak kong dalawang buwan, nagpapabreastfeed pa siya nung hinawa ko. Ako na lang nagtaas ng kanyang damit. Kasi nung time na yun, wala talaga silang kalamala. Hanggang sa nakita ko na sunod-sunod na sila doon. Yung mga ano na yung mukha nila. Tapos yun, nag-ano ako sa ngayon, nagpapasalamat ako. Nakita ko pa rin buo ang pamilya ko na hatid ko sa kanilang libingan.